Kaugnay naman po sa gupit ng Hurricane Milton sa Florida sa Amerika, makakausap po natin si Consul General Donna Rodriguez ng Philippine Embassy sa Washington, D.C. Magandang umaga po, Consul General. Kumusta po kayo? Si Maris po ito. Magandang umaga po, Ms. Maris, at magandang umaga rin po sa lahat ng nakikinig ng Unang Hirit at dyan sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Una po sa lahat, ma'am, kumusta po ang mga kababayan natin dyan sa Florida? May mga Pinoy po bang nasaktan dahil sa Hurricane Milton? Sa ngayon naman po, wala pa po kaming natatanggap na ulat ng mga Pilipino na mga kababayan natin na nasaktan or nasawi sa dahil sa hagupit ng Hurricane Milton. So far po, wala pa po tayong na-receive na report. So in other words po, lahat sila ay nailikas na agad bago pa man na humagupit itong Milton? Bago pa man po humagipit ang Milton, nagpalabas na po ng advisory ang embassy sa mga kababayan natin sa Florida at ang ating honorary consul din po sa Florida nagpalabas na rin ng kanilang sariling advisory. Even before rin po ang local po na pamahalaan, ang State of Florida at ang FEMA, yung Federal Emergency Management Agency ng Estados Unidos, ay nagpalabas na rin po ng mga babala. Yun pong mga areas na siguradong tatamaan ng Hurricane Milton ay at yung especially po yung mga areas na tinatawag na under mandatory evacuation, lahat po ng mga residente doon sa lugar na yon ay na lumikas. All right. Ilan po ba ang mga Pinoy na naninirahan sa Florida at ilan po sa kanila ang na-contact na ng embahada? Sa kabuuan pong ng Florida, ang estimate po natin is more than 178,000 po na Filipinos. Dami, oo. Marami po yon. So dun po sa mga areas na projected na kung saan magla-landfall ang Hurricane Milton, katulad na po ng Tampa Bay area or yung Orlando area, medyo mga... sa Tampa Bay po, meron po tayong mga around 34,000 at sa Orlando naman po mga around 23,000 Filipinos and Filipino-Americans po. Ngayon, dahil po sa dami ng kababayan natin sa mga lugar na iyon, we contacted po yung sa mga contacts po natin, especially among the Filipino community leaderships and organizations, bago po manalanta ang Hurricane Milton. So we've been coordinating with them po at saka also with our honorary consul po sa Florida. All right, na-monitor niyo po ba kung kumusta yung panahon sa Florida ngayon mismo? Ngayon po ang pagkakaalam po namin ay nakalabas na po ng Florida ang Hurricane Milton at nasa Atlantic Ocean na po siya. Mm-hmm. So hindi na ganun katindi yung mga nararanasan niyo po diyan, mga buhawi, may mga ganyan pa po ba? So ngayon po ang sa mga nakalap naming balita, may mga areas po na impacted pa. Katulad po niyan, mga wala pang kuryente yung mga bahay, hindi pa rin po yata nalilift ng local government yung mga or na-recall yung evacuation orders. So apektado pa rin po yung mga lugar. All right. Ano po ang tulong na embahada ng Pilipinas para sa mga naapektuhan nating mga kababayan kung sakasakali po? Sa ngayon naman po, so far, as katulad nga po ng sinabi ko kanina, wala pa naman po tayong na-receive na report at wala pa rin po tayong na-receive na request. So kung ano man pong tulong, handa pong tumulong ang embahada kung anong request po ang kaya naming maitulong. Depende po yung magiging case-to-case basis. Kung sakali po bang shelter, kaya yan, mai-provide ng ating consul? Usually po, pagka mga ganyang klase kasi mga shelter, kadalasan naman po ang local government po or ang state government ng Florida or even yung federal level, mayroon po sila mga nakalaan na assistance kung mga ganun pong klaseng request for assistance ang hihingin nila. Oo. Hihingin po. All right. Maraming salamat po, Consul General Donna Rodriguez, sa inyo pong panahon at mag-iingat po kayo dyan. Wala pong anuman. Salamat rin po at salamat rin sa inyong lahat. God bless po. Thank you po.
Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.